Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid. At sa ating istorya ngayong araw, itatampok ko ang isang donanteng babaeng Breton na nagbigay daan para sa makakalap ng sapat na pondo si Padre Pio upang maipatayo niya sa San Giovanni Rotondo ang hospital na Home for the Relief of Suffering o tahanan para sa kaginhawahan ng pagdurusa. At sa gitna ng mga ito, may isang yugto sa buhay niya na nangyari nang una niyang binisita si Padre Pio na halos isang himala. Alamin kung ano ito, tutukan at panoorin. Si Barbara Ward, ang British o Briton na mamamahayag at ekonomista, ay bumisita sa San Giovanni Rotondo noong 1948. Ang ilan sa mga kaibigan ni Barbara sa Roma ay nagsabi sa kanya tungkol kay Padre Pio at nagkaroon siya ng malaking pagnanais na makilala siya. Nagkaroon din siya ng malaking interest nang makita niya ang konstruksyon ng ospital na ginagawa sa San Giovanni Rotondo noon. Sa kanyang pagbisita sa monasteryo, nakausap ni Barbara ng maikli si Padre Pio. Nakipag-usap siya sa kanya tungkol sa kanyang kasintahang si Commander Robert Jackson. Gusto kong hilingin ang inyong panalangin. Ako ay nakatakda ng ikasal, sabi ni Barbara. Ang aking kasintahang si Robert ay isang protestante at ako ay isang katoliko. Gusto ko siyang maging katoliko. Kung kalooban ito ng Panginoon, matutupad ito, sagot ni Padre Pio. Ngunit kailan mangyayari ito? Tanong ni Barbara. Kung ito ay siyang kalooban ng Panginoon, ngayon din mismo, sagot ni Padre Pio. Nang bumalik si Barbara sa Londres or London, nagulat siya nang makitang si Robert ay tinanggap na sa simbahang Katoliko. Ipinaliwanag niya kay Barbara na naglalakad siya isang araw sa parokya ng mga Jesuita sa lungsod ng Mayfair, isang araw nang bigla siyang nakaramdam ng matinding pananabik na pumasok sa loob. Nang makapasok, tinawag niya ang kura paroko at ipinaliwanag na nais niyang maturuan sa mga tagubilin sa pananampalatayang Katoliko. Nangyari ito nung araw na kinausap ni Barbara si Padre Pio tungkol sa pagnanais niyang maging Katoliko, si Robert. Sinabi ni Barbara sa kanyang kasintahan ang kanyang pagbisita sa monasteryo ni Padre Pio at ang mahalagang gawain ng tahanan para sa kaginawaan ng pagdurusa o ang ospital. Tinanong niya ito kung makakahanap ba siya ng paraan para matulungan si Padre Pio. Si Robert ay Deputy Director ng United Nations Relief and Rehabilitation Administration, o tatawagin na lang natin UNRRA. Ang layunin ng UNRRA ay magbigay ng tulong para sa mga layunin ng muling pagpapaunlad sa mga bansang nasalanta ng digmaan. Walang alinlangan na nagdusa ang Italia sa nakaraang ikalawang digmaang pangdaigdig. Naghanda si Robert na maglahad ng buod ng pangangailangan ng ospital para sa tulong pinansyal. Ang proyekto ay dinala sa Kongreso ng Estados Unidos at naaprubahan. Ang UNRRA ay nagtalaga ng 400 milyong lira para sa Home for the Relief of Suffering o ospital ni Padre Pio. Sa halagang iyon, binawas ng gobyerno ng Italia ang 150 milyong lira. Labis na ikinalungkot ni Padre Pio ang aksyon ng gobyerno dahil di matuwid at katanggap-tanggap ang hakbang na ito na makibahagi sa pondo na inilaan para sa ospital. Nakatanggap ang ospital ng 250 milyong lira na isang malaking halaga pa rin noong 1948. Dumating siya na Barbara at Robert sa tamang pagkakataon. Tamang-tama na dumating sila sa buhay ni Padre Pio. Dahil sa pinagkaloob na pondo, may pagpapatuloy ang trabaho hanggang sa matapos ang ospital.
Bilang pagsasaalang-alang sa malaking regalo na ibinigay, hiniling ng UNRRA na pangalanan ni Padre Pio ang ospital ng Fiorello Henry LaGuardia Hospital. Si Fiorello LaGuardia na namatay kamakailan lamang noong panahong iyon ay naging Director General ng UNRRA at itinuturing na isa sa mga namumukod-tanging taga-suporta at donante nito. Napagdesisyonan na ni Padre Pio ang pangalan na gusto niya para sa ospital at hindi siya papayag na palitan ito. Gayunpaman, mayroon siyang malaking plake na may inscription ng pasasalamat at dedikasyon kay Fiorello LaGuardia na itinayo sa ospital. Noong 1950 nang bumisita muli si Barbara sa San Giovanni Rotondo, natuwa siyang makita kung paano umunlad ang gawain at kung paano ginamit ang mga pondong iginawad sa proyekto. Dahil sa kanyang napakahalagang pinansyal na tulong, si Barbara Ward ay madalas na tinutukoy bilang godmother o ninang ng ospital. Ngunit hindi lahat ng nais tumulong kay Padre Pio ay tulad ni Barbara Ward. Isang pamilya sa San Giovanni Rotondo ang nagpasya na makalikom ng pondo para sa magiging ospital. Gayunpaman, ang kanilang mga intensyon ay malayo sa marangal. Sa halip na ibigay ang mga donasyon sa ospital, ginamit nila ang pera para makapagpatayo ng bahay para sa kanilang sarili. Hindi nagtagal ay ipinalam kay Padre Pio ang bagay na ito. Kinakabukasan, gumuho ang bago nilang bahay mula sa mga pundasyon nito. Sa isang pagkakataon, isang napakayamang lalaki ang nagpadala ng telegrama sa monasteryo ng Our Lady of Grace na may dalang kahilingan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang asawa ay may nakamamatay na sakit. Nais niyang ipagdasal ni Padre Pio ang paggaling ng kanyang asawa. Kung gumaling ang kanyang asawa, balak niyang magbigay ng malaking halaga sa tahanan para sa kaginawaan ng pagdurusa. Nang marinig ang panukala ng lalaki, nagalit si Padre Pio. Hindi siya kailanman tatanggap ng donasyon na may kalakip na kondisyon. Ang isa ay hindi nakikipagtawaran sa Panginoon, sabi ni Padre Pio. Sa makatuwid, hindi ito taos puso at tunay na bukas palad na pagbibigay. At yan po ang ating istorya ngayong araw. Sana'y nakapulutan po ninyo ito ng aral, lalo na sa paksa ng pagbibigay na dapat maging taos puso, maging malaki man ito o maliit. At kung naibigan po ninyo ang ating istorya, mangyaring mag-like, mag-komento, at i-share din po ninyo ang videong ito. At para sa inyong mga bagong tagapanood, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pindutin lang ang subscribe na button sa ibaba at ang kampanilya o notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa mga hinaharap naming mga video na ilalabas. Gawin ito at may isasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At gaya ng dati, bago ko kayo lisanin, ako'y umaapela sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng pagkakakilanlan kay Padre Pio at tulong para sa channel na ito sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga donante na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sa inyong buwan ng donasyon, ang mga benepisyo po ay ang mabuwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa bansang Pransya. At bukod dito, maaari rin po kayong makatanggap ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa inyong donasyon buwan-buwan. Ang mga misa pong ito ay para sa inyo, sa mga taong nabubuhay at sa inyong mga intensyon. Hindi po ito misa para sa mga yumao na. Iba po yung misang ginagawa para sa kanila. Ayon sa turo ni Papa Benito XV at saka ni San Anselmo, na ang mga misa na ipinagdiriwang habang kayo nabubuhay ay mas kapaki-pakinabang at makabulahan kaysa sa mga misa na iaalay at ipagdiriwang
matapos ninyong lumaho. At para sa mga karagdagang mga detalye kung paano lumahok sa aming eksklusibong grupong ito, mangyaring pindutin lang ang buton sa itaas o basahin ang mga alintuntunin ng paglahok sa description box sa baba. Maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipeo@gmail.com. angtinignipadipeo@gmail.com. At sa dumating na po tayo sa punto ng ating paghihiwalay, maraming salamat po sa inyong panonood at pagtangkilik. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon.